Welcome to my channel. This is Jospin again from It's Kill Love TV. To this video guy, isang viewer topic na naman. So ang ating viewer topic sender ay si Edwin. So si Edwin guys ay may karelasyon na 6 years na sila guys. Suportado ang kanyang girlfriend at ang kapatid ng kanyang girlfriend na may kapansanan. Pero ang tanong niya guys, bakit iniwan siya ng kanyang girlfriend at nagpakasal sa ibang lalaki? So yan ang ating pag-usapan ngayon guys. Pero bago tayo mag-umpisa guys, panoorin muna natin ang ating intro. Hello Edwin, thank you so much for your topic for today. So it's too sad na nangyari sa iyo to, pero huwag mong isipin yan, baka hindi talaga kayo sa isa't isa. So marami naman talagang rason kung bakit nangyayari sa ating buhay ang mga hindi natin inaasahan, diba? Pero may dumating na para talaga sa atin, diba? So ayun, so stay positive lang always kung ano po yung hayaan mo na lang siya, diba? Kasi meron na siyang iba at nagpakasalan siya sa iba, so huwag mo na lang siyang guluhin, diba? Yes. Number one, possible na dahilan. So, feeling unappreciated. So, maybe, hindi niya napipil na na-appreciate mo siya. Dahil sa katagalan na sa relasyon ninyo, so, alam mo naman, yung mga babae, kahit na matagal na kayo, minsan is, kami is, kailangan din natin, kahit sa mga lalaki, diba? So, hindi porke na matagal na kayo, hindi porke na mag-asawa na kayo, so hindi na kayo marunong i-appreciate kahit simpleng bagay sa partner ninyo. So importante yan. So baka isa din na dahilan, so bakit discouraged siya sa relationship ninyo. Feeling unappreciated. Parang sa tingin niya, ay wala nang silbi yung ginagawa ko, hindi na importante yung ginagawa ko, diba? So baka. Diba? So, feeling unappreciated is number one. Okay? Okay, number two, physical intimacy was gone. Diba? So, pinaka-importante talaga guys, physical intimacy. Pag nawawala sa relationship yan, is napaka-useless yung relationship ninyo. Diba? Because physical intimacy communicates love and trust. So, kailangan talaga yan guys, pinaka-number one yan na foundation sa isang relationship. So, baka nawawala na yung physical intimacy. So, ayun. So, baka isa din na dahilan na bakit siya gumive up sa relationship niyo. Okay, number three. She haven't learned how to deal with her differences. Diba? So, baka hindi niya alam kung paano po i-handle kung ano po yung diferensya niya. Baka alam niya. Baka nahiya siya sa'yo. Baka iniisip niya. Pabigat siya sa'yo. So, hindi niya alam kung paano niya ipi-place niya yung sarili niya sa'yo. Baka iniisip niya. Pag kayo na, baka pabigat lang siya. Dahil sa sinabi mo, ikaw nga nagsusuport sa kanya at sa kapatid niyang may kapansanan. So, ayun. So, baka yan isa po yung dahilan yan na hindi niya alam kung paano po i-handle. Okay, number four, fear of losing freedom. So, baka iniisip din niya na kung kayo na mag-asawa, baka iniisip niya ako kontrolin mo siya. Baka hindi na niya magawa yung ano po yung mga gusto niyang gagawin. Baka dahil alam na po ninyong isa't isa mga ugali ninyo, baka natatakot siya na kukontrolin mo siya pag kayo na. So ayun, so baka isa din yun sa mga dahilan kung bakit gumive up sa relationship ninyo. Okay, number five, not able to handle the pressure of love. So baka siguro alam mo, pag mahal mo isang tao, so dapat if you love each other, so dapat i-enjoy ninyo yung relationship ninyo. Pero kung sa tingin niya na talagang nakapagbigay siya ng stress or ikaw nakapagbigay stress sa kanya, so hindi na kayo masaya sa relationship ninyo, so wala sa inyo na mag-compromise. So hindi siya marunong makipag-compromise sa relationship ninyo. So ayun ang nangyari. So baka isa din sa dahilan.
Okay, number six, disagreement any major plan and decision. So baka may sinishare siya sa'yo na ganito-ganito yung gagawin natin, ganito yung i-put up natin pag tayo na, tapos nag-disagree ka. Or kung sino sa inyo na may mga major plan, tapos yung isa sa inyo ay nag-disagree, tapos naging hindi na po siya masaya, baka iniisip niya na baka kung kami nito, so hindi mangyayari kung ano po yung mga gusto kong future sa pamilya ko. So ayun, so isa, baka isa din yun sa mga dahilan kung bakit gumibab siya sa relationship ninyo. So disagreement of any major plan and decision. 7, emotional incompatibility. So dahil sa katagalan ninyo, so kilala na ninyong isa't isa, baka may mga ugali siya na ayaw niya sa'yo, baka iniisip niya, ay ganito pala siya. So ganito, parang ayaw kong maging kasama nito. Or baka ikaw din ang ayaw mo sa ugali niya, baka iniisip niya na baka magka-problema kung kayo na. So baka isa din niya na dahilan. Diba? So hindi natin alam kung ano po yung mga differences mo na ayaw niya. So baka yun ang isang dahilan na emotional incompatibility dahil matagal kayong nagsasama. Okay, and number 8, too much dependence. So baka iniisip niya lahat-lahat na lang ay ikaw na yung gumagawa, lahat-lahat na lang ikaw na po yung lahat-lahat, kasi binibigay mo lahat sa kanya, di ba? Parang sa tingin niya is talagang pabigat talaga, di ba? So baka iniisip talaga niya yon na parang wala na siyang silbi, di ba? So too much dependence talaga siya sa iyo kung ano po yung mga kahit simple, kung ano po yung mga bagay. So ikaw na talaga ang nagpo-produce. So baka isa din niya na dahilan. Number 9, try to fix her. So baka kung ano po yung mga pagkamali niya. So baka palagi mo siyang yung bang kinikriticize mo siya lahat ng mga kahit mga simpleng pagkakamali. So ikaw wala ka talagang silbi, ganito na lang lagi yung ginagawa mo, ganyan, biniblame mo siya palagi, di ba? So ayun, baka isa din yan sa mga dahilan na halo-halo na kasi yung mga maraming mga dahilan. So baka isa din yan na dahilan na iniisip niya na gusto mo siyang baguhin, na ganun-ganun yung gagawin mo, wala kang silbi o ganyan-ganyan. So hindi naman, baka ganon yung so yung bang lahat ng mga pagkakamali niya or lahat ng mga kahit simpleng bagay na mo siya, biniblame mo siya, di ba? So baka yun lang dahilan. So hindi. Okay, number 10, not being passionate about her. So alam mo naman yung mga babae, so baka na-feel niya na parang alam mo naman love mo siya, pero parang hindi niya na-feel na love mo siya, 'di ba? Parang nandiyan ka naman dahil alam naman na mahal kita, pero parang wala, hindi mo ma-feel na yung passion na galing talaga sa iyo, 'di ba? So baka isa din 'yon ng dahilan. Alam mo naman yung mga babae, so minsan napaka attention seeker din. So alam mo naman na pinaka-importante talaga sa relationship. So be passionate to your partner, 'di ba? Okay, number 11, fighting too much to her. So baka nag-aaway kayo palagi, baka naguguluhan na siya, baka alam mo naman na yung mga babae pag palaging trouble na lang, hindi na masaya yung relationship, palagi na lang argument. So nakasira din ng relationship. So nakapag isa din sa mga dahilan na nawawala yung gana ninyo sa isa't isa sa inyong relationship, di ba? Number 12, so not being challenged to her. So baka parang nabuboard na siya dahil binibigay mo yung lahat, love na love mo siya, lahat-lahat na. So wala na siyang pwedeng kung pwede almost perfect na, di ba? So napaka-boring naman pag ganoon. So minsan yung alam mo naman na mababae yung mga lalaki pag ginagawa ang lahat, binibigay ang lahat,
ayaw din, 'di ba? So parang baka napipil niya, baka naboboard na siya, 'di ba? So hindi na, walang challenge sa kanya dahil wala na siya halos ginagawa kasi sinusuportahan mo siya palagi. Kung anong gusto niya, binibigay mo lahat sa kanya. So pati yung kapatid niya para lang mahalin ka. Pero ang nangyayari kasi iba 'yon. So kami mga babae, so parang hindi na challenging kahit na yung mga lalaki. So pare-pareho lang din yan ng feeling. So diba, so baka naboboard na po siya. Okay? Number 13, the last number, being moody. So baka iniisip niya, ngayon you're so caring. So the next day you're so romantic. So alam mo naman yung mga lalaki or mababae, so ganun talaga. May maraming mga rason talaga na mga ayaw, 'di ba? So out of 100%, pag 80% or 60% yung nawawala diyan, so mahirap na po, 'di ba? So hindi siya marunong makipag-compromise, so or sino sa inyo, so mahirap i-fix, 'di ba? So usually talaga sa mga matagal nang may mga umaabot ng mga 5 years to and iba 10 years, hindi talaga makakatuluyan dahil sa yung long time na familiarization ninyo, alam na ninyong isa't isa, parang nawawala na yung, wala nang challenge, wala na yung bang feeling na ignite talaga kayo sa isa't isa, diba? So baka nakakita siya na mas nafe-feel niya yung challenge talaga. Hello guys, hanggang dito na lang. So Edwin, thank you so much for your topic for today. So sana hayaan mo na lang siya Edwin dahil alam mo naman siya, so hayaan mo lang kung saan siya sumaya. Dahil wala ka nang magawa dahil kasal na po sila. Diba? Kung talagang malalaki o mababae, kung ayaw talaga, ayaw na talaga. So mahirap na yung ibalik. Diba? Lalo't na nagpakasal na. Diba? So ayun guys. So Edwin, thank you so much and good luck to you. And guys, thank you so much for watching this video and see you to my next video. Okay, bye-bye guys. Love you all.